Samantala, iginiit ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHVOLCS na walang kaugnayan sa isa't isa ang magkakasunod na malalakas na lindol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi rin daw katakataka kung maraming lindol ang nangyayari sa bansa. Makibalita tayo kay Jam si Sante Kaiko. Ang Pilipinas ay matatagpuan sa tinatawag na Pacific Ring of Fire. Yan ang bahagi ng Pasipiko na napapaligiran ng maraming aktibong bulkan at madalas yanigin ng mga lindol. Kaya hindi katakatakang markado ang kasaysayan ng Pilipinas ng mga mapinsalang lindol. Nitong Lunes, niyandig ng magnitude 6.1 na lindol ang Luzon. Magnitude 6.5 naman ang naranasan sa Visayas nitong Martes. At kahapon, ang Sarangani naman sa Mindanao ang nakaranas ng 4.5 magnitude na pagyanig. Wala pang 20 minuto matapos yan, niyandig naman ng magnitude 4.7 na lindol ang Baganga sa Davao Oriental. Pero paglilinaw ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHVOLCS, walang kaugnayan sa isa't isa ang magkakasunod na lindol na naganap sa bansa. Nang maganap ang lindol nitong Lunes, tinukoy ng PHVOLCS ang epicenter na lindol sa Castillejo, Zambales. Pero ang United States Geological Survey o USGS, sinabing sa Florida Blanca sa Pampanga ang epicenter. Paliwanag ng PHVOLCS, magkaiba raw kasi ang data na pinagkukunan ng dalawang ahensya. Sa United States Geological Survey, sa aming pagtingin, gumamit sila ng mga earthquake stations outside of the Philippines para malocate yung earthquake. Pero pag mamalaki ng PHVOLCS, mas maaasahan daw ang basa nila. Bukod sa localized, mas marami daw tayong instrumento sa bansa. In particular, meron tayong station sa Bataan, sa Zambales, sa Pinatubo na malapit dun sa epicenter, sa Pampanga, meron din tayo sa Bulacan, Metro Manila, and iba pa sa North Luzon. So napapaligiran natin ng mabuti yung mga lindol dito sa Pilipinas. Sa dami ng mga stations na malalapit, mas masisigurado mo kung saan mismo yung epicenter. Ilan pang video naman ng epekto ng lindol ang ibinahagi sa GMA News. Sa kuha ni Youth Cooper Zao Norsales Ortega, nagtakbuhan ng mga residente dahil sa takot na magka-tsunami. Yan ay kahit wala namang inilabas sa tsunami warning ang PHVOLCS. Isa namang boost sa Kalbiga, Samar ang nadisgrasya sa kasagsagan ng pagyanig. Naranasan din ni Kapuso star Thea Tolentino ang malakas na lindol habang nagtitaping sa loob ng Lobo Cave sa Samar. Nakunan sa kamera ang malakas na pagyanig sa loob ng kuweba. Ligtas naman silang nakalabas. Tila nanumbalik naman ang takot ng ilang pasyente sa Jose B. Lingad Memorial Regional Hospital sa San Fernando, Pampanga nang muling umuga ang lupa kahapon ng madaling araw. Napabalikwas at agad na lumikas ang mga pasyente. Sa ospital din isinugod ang ilang nasugatan sa gumuhong Chuzon Supermarket sa bayan ng Porac. Pero kung ang ilang pasyente, maswerte pang maituturing na galos ang tinamo, matinding hinagpis ang nararamdaman ng ilang namatayan gaya ni Jason de la Cruz. Segundo lang ang lumipas, nawalan siya ng mag-iina nang maipit sa gumuhong gusali. Mamimili lang daw sana silang mag-anak, pero naunang bumaba sa tricycle ang asawa niyang si Manilil at dalawang anak, ang isang taong gulang na si Haley at anim taong gulang na si Jacob. Inihintay nila ako kaya lang, hindi ko pa napatay yung makina ng ano, di ba ako nakapag-park, biglang yumaling na yung house, biglang gumuho na yung gusali, hindi ko na sila nakita. Mahirap man na bumangon na wala na ang kanyang mag-iina, gagawin niya raw ito para sa kanila. Jam si Sante Kaiko, GMA News.